Sa mapagpalang araw po sa inyong lahat, ngayon po ay Webes, October 20, 2022 para sa 29 na linggo sa karaniwang panahon. At sa ating pong unang pagbasa at pagninilay, ito po ay hinango sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Chapter 3, verses 14 to 21. Mga kapatid, ako'y naninikluhod sa Ama na siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Inihiling ko ayon sa kanyang kayamanan at kadakilaan na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng kanyang espiritu. Naway manahin si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo at naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Sa Diyos na makagagawa ng higit kaysa lahat ng maaari nating hilingin at isipin, sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan naghahari sa atin. Sumakanya ang kapurihan sa pamamagitan ng simbahan at ni Kristo Jesus magpakailanman. Amen. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat. So, pagpapatuloy po, no, halos na sa kalahati na po tayo ng bahagi ng sulat ng Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. At nais ko lang po ulit na balikan at ipaalala, no, ang pinaka-tema o pagtalakay ng sulat, no, ng nilalaman na sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso ay ang pagkakaisa at ganun din naman tinalakay ang paraan ng pagpili ng Diyos Ama sa kanyang bayan, no, sa pagpapatawad at pagpapalaya sa kanila mula sa kanilang kasalanan sa pamamagitan ni Jesucristo ang anak niya. At yung paanyaya nga, no, sa mga taga-Efeso ay manatili sa nakikipag-isa kay Kristo. Kung paano si Kristo ang ulo, tulad ng gusali, si Kristo ang batong panulukan, o gaya ng babaeng may asawa, si Kristo ay asawang lalaki. Sa bahaging ito, no, nasa chapter 3 na po tayo ng sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso, siya po ay ipinababatid niya sa mga nasa komunidad, no? Dahil ito yung mga komunidad na kung saan ay nagsisimula umusbong ang simbahan na simbahan iglesia, no? At dito ay narinig natin ng pagsusumamo na, no, pinababatid niya yung kanyang pagdarasal, paninikluhod, no, sa ating Ama, no, sa Diyos Ama, na siyang pinagmumula ng lahat ng kadakilaan at kayamanan upang mas manatili tayo sa spiritual, no, sa espiritu, no, yung ating pong pagsasabuhay o pamumuhay sa araw-araw na laging mag-ugat sa pag-ibig na ibinigay, no, pag-ibig na ipinakita ni Kristo para sa lahat. Sana po, no, patuloy nawa natin na palalimin ang ating pong buhay espiritual sa pamamagitan ng pamalagi ang pagdarasal. Napakahalaga po nito. Kumbaga, sa mga tema lagi ng sulat ni Apostol San Pablo, yung pagbibigay diin din sa pananalangin. Nabagamat si San Pablo ay nasa isang piitan, nakakulong, ay patuloy pa rin siya na nagsisilbing inspirasyon, nagpapalakas ng loob, no, ng mga tao para
huwag bumitaw sa pananampalataya at huwag maligaw sa mga makamundong bagay na binibigay ng mundo, kundi yung patuloy na makipag-isa kay Kristo, kung paano si Kristo po ay nakaranas din ng sobra-sobrang kahirapan, ng paghihirap, nang siya po ay hatulan ng kamatayan at ipako sa krus. Pero dahil nga po matibay no, ang kanyang pananalig, kaya hindi po siya bumitaw at hindi umalis sa Diyos. At kahit kailan po ay hindi naging dahilan ang kanya pong naging kahirapan para lumayo sa Diyos ng tuluyan, kundi mas lalo pa siyang napalapit sa ating Panginoon. Ganun din naman, ito ay naranasan ni San Pablo. Sa kabila ng kanyang dinaranas, ay nakukuha pa rin po niya na magdasal. Lalo tigit nakukuha po niyang ipagdasal ang mga tao na mahalaga sa kanya sa abot ng kanyang makakaya. Kaya nawa, tayo din nawa ay patuloy na magdasal, hindi lang para sa ating mga sarili, hindi patuloy din natin na patuloy din tayong magbigay inspirasyon, lalo tigit sa mga tao na nahihirapan, sa mga taong pinanghihinaan ng loob. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo.